May panayam 6 days ago sa isa pong himpilan si NTC Deputy Commissioner Salbahan. Sinabi niya na nagkaroon daw ng independent assessment ang komisyon bago sila nag-issue ng show cause order. Tapos nagkaroon ng assessment sa allegations against SMNI. Assessment sa allegations. The word is allegations. E ba't mayroon na agad na 30-day suspension? Allegation is not equivalent to guilt. Hindi yata niya nakalimutan yata niya na nakalagay po sa ating saligang batas that we are presumed innocent until proven guilty. We are presumed acting in good faith. So yung in this case, walang yatang complainant. So hindi pwede sila maging marites. Yung NTC kasi nakichismis lang, sabi ni Pedro, sabi ni Juan, may desisyon na. And that is in violation ng ating saligang batas. In violation yan ng na, yung tinatawag na sinumpaan nila bilang mga empleyado ng gobyerno na pinagkatiwala sa kanila. Sir, bago ko ipasa ang bola kay Partner Admar, basahin ko lang po, sir, verbatim, yung pong sinabi ni Deputy Commissioner Salbahan. And I quote, "This is not preventive ito. This is not in the form of penalty. Hindi natin sila pinaparusahan, although that might appear as is because the operation is suspended." How would you reconcile, sir? Hindi raw yun penalty, pero may 30-day suspension. Ano po ang tawag ninyo sa suspension? Hindi po ba yun penalty? Parang kasinungalingan yung sinasabi ng commissioner na yan. Very clear yung pinirmahan nilang dokumento. Very clear, nakalagay doon, suspended for 30 days. Wala nakalagay doon na preventive suspension. Unlike doon sa MTRCB, may nakalagay preventive suspension. Yes, tama. Pag preventive suspension is not a penalty. Yun ang decision ng MTRCB. But with respect to NTC, suspension ang nakalagay. So that is in a violation ng ating saligang batas. Hindi nila pinakinggan yung respond natin. In fact, hindi pa tayo binigyan ng opportunity. Hindi tayo binigyan ng opportunity. And second, hindi klaro kung ano yung allegation laban sa SMNI na sagutin ng SMNI. Hindi pa klaro kung ano yung mga allegation na pinagsasabi nila. Ang nakalagay po sa order ng NTC, nagbase lang sila sa resolution ng Kamara. Wala pa ngang committee report. If you check the investigation or the proceeding of the House of Representatives, walang committee report. It's only a resolution lang. Resolution na urging the NTC to suspend. Ibig sabihin, binigay ng House of Representatives ang bola papunta sa NTC. Ang ginawa ng NTC, hindi sila nag-imbisiga, hindi nila pinakinggan ang side ng SMNI, and that is in violation ng ating saligang batas. Don't forget, may tinatawag tayong quasi-judicial function. Ito palagi ko sinasabi. Quasi-judicial function is the exclusive power and function of the NTC, and dapat respetuhin yan ng NTC. Kailangan nila mag-exercise ng quasi-judicial function. Hindi dahil sinabi ng Congress, hala, suspend agad. Dahil sinasabi ng Congress, hala, diretso na terminated. Hindi ganon. In the very first place, wala nga silang authority to suspend the operation of a network habang may prangkisa. Ang authority ng NTC is only limited to the provisional authority and to the certificate of public convenience in every region, di ba? Every region or every city may tinatawag ng frequency. Yun lang authority ng NTC to suspend, to revoke yung frequency through provisional authority or the certificate of public convenience. Wala silang authority with respect to the franchise. And unfortunately, yun ang ginagawa nila. Yung ginagawa ng NTC is in grave violation ng ating saligang batas, unconstitutional, and also illegal yung ginagawa ng NTC.